Well, gusto ko lang kulinawin that this complaint, no, started because a case was filed against him. So, the committee on ethics has to act on the complaint filed. So, wala akong politika ho dito. Nagkaisa ang mga miyembro ng House Committee on Ethics and Privileges na tugunan ang reklamong inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy laban kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Bunsod ito ng umano'y paglabag sa Code of Conduct ng House of Representatives at violation of the revised Penal Code. Ayon kay Ethics Committee Vice Chairperson at ako Bicol Partylist Representative Raul Angelo Bungalon, natukoy ng mga miyembro ng komite na sapat ang nilalaman ng hinaing upang aksyonan. Binubuo ng 3 punto ang inihaing reklamo sa panel laban kay Alvarez. Una ay ang mga pagliban nito sa mga pagdinig ng House Committees at Plenary Session. Gayun din ang umano'y paninirang puri sa mga kapwa-opisyal ng pamahalaan sa Davao del Norte. At ang pangatlo ay ang seditious remarks nito, partikular na sa isang rally sa Tagum City, Davao del Norte, kung saan hinikayat ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa anyay pag-handle nito ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Itinanggi ni Representative Bongalon na pamumulitika ang tugo ng House panel, lalo na't kilalang kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Congressman Alvarez. Well, basically, yesterday, we had the initial consideration of the complaint. And the result is that the committee unanimously found that the complaint is sufficient in form and content. Handa na bang sumunod sa desisyon ng House Ethics Committee si Congressman Alvarez? Hindi patiyak ang House Committee on Ethics and Privileges kung madedesisyon na nila ang reklamo bago ang Sine DA adjournment ng Kamara sa May 24. Oras namang matanggap ni Congressman Alvarez ang inihaing reklamo laban sa kanya, may 10 araw ito upang sagutin ang mga aligasyon. Pagkatapos nito, saka pa lamang matatalakay ng komite ang merito ng kaso, oras na matanggap nila ang sagot ng kongresista. So, this will serve as a reminder, no, to us that we have to act appropriately, no, in public with respect to our actions, appearances, speeches. Because again, freedom of speech is not absolute. So basically, this will serve as a reminder that as public officials, we have to behave properly, no? Especially in public. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.